Kung mahilig po kayong manood po ng mga content sa TikTok, imposibleng hindi niyo po kilala si Cooking Ina. Paano ba naman kasi, bukod po sa kwela niyang content, ay talagang hinahangaan po siya ng netizens dahil sa kanyang cooking tips. Panoorin po natin ito. Super fun talaga panoorin yung mga content ni Chef Hazel. At makakasama na po natin siya ngayon. Chef Hazel, good morning po sa inyo. Si Diane Kirer po ito. What's up, Cooking Ina! Rise and shine, Pilipinas! I love the vibe as always. Hello! Chef Hazel, good morning! Hi! Ang dami-dami mong followers sa TikTok. In fact, I'm following you sa iyong account at sa iba pang iyong social media sites. Pero Chef, kwentuhan mo kami, kailan ka ba nagsimula nitong pagluluto mo and sharing your cooking tips online? At paano ba naging chef si Chef Hazel? Na, at paano mo nailunsan itong Hazel Chefy na pangalan mo online? Actually, nag-start to nung pandemic. Talagang ano, di ba syempre pandemic, so bored lahat ng tao, ganon. Tapos, dati kasi sayaw-sayaw lang ako, super lip-sync lang ako sa TikTok, ganon. Tapos, pag-sarili ko, natatawa ako. Tapos, ayun na nga, nauso na mga luto-luto. So, sabi ko, bakit hindi kaya ako magluto? Yung mga sayaw-sayaw ko, walang views, ayaw nila manood Mars. Tapos nung nagluto ako, nagulat ako, nag-trending. Sabi ko, okay. Gusto niyo pala ng mga luto-luto. Okay, fine. So, ayun na. Doon ako nag-start na mag-content ng mga luto. Hanggang sa naging, kinuha na talaga ako ng TikTok as a food content creator. Tapos, doon na nag-start. Tapos, gumawa na ako ng Facebook page. Pero before that, meron na talaga akong YouTube. Pero hindi pa ganun kalakas yung YouTube ko. Tapos, ayun na, doon na nag-start. So, naging chef talaga ako, parang by profession din talaga. So, nag-work ako sa hotel, nag-aral ako ng culinary, ganun. So, kaya marami talaga ako na ituturong tips kasi talagang by profession, yun naman talaga yung work ko. Oh, ito, Chef Hazel, may iba naman ako. Napag-usapan na rin sa ilang vlogs mo yung about sa pagiging single mom mo. Pero Chef, how did you handle it? Gaano ba kahirap magpalaki ng anak ng mag-isa? Mahirap eh, in terms of, syempre, mag-isa ka lang, diba? Ikaw yung nanay. I mean, ikaw yung ina, ikaw pa yung ama, diba? Parang, mahirap talaga. Pero still, nakaya ko naman. Tsaka enjoy, kasi yung anak ko malaki na. Ang aga ko kasi nagkaanak. So, nagkaanak ako ng 16 years old, 17 ako na nganak sa kanya. Tapos, syempre, yung journey, hindi ganun kadali, diba? Pero, ayun, tinawid natin. Alam mo naman tayo, Palavarn. So, ayun, ngayon, ang laki na talaga ng anak ko dalaga na nakikita nyo naman, di ba? Kaya parang tropa-tropa pips lang kami. Hazel Chefy, nako, fan mo ko, ha? Tatanong ko lang muna bago yung nakasulat dito na tanong. Tatanong ko lang, anong breakfast mo ngayon? Nag-jotdog ka ba ngayon? Tsaka nag-wangba ka kanina sa sinangag? Wala akong jot dog, kape-kape lang tayo. Dog, okay. Kapeng nasa timba. Okay, if given a chance, nako, ito, tanong ko to, na may dumating at muling patitibukin yung puso mo, are you willing to give up your career for that person? Sabang love life, hindi ha? Hindi pwede cancel, di ba? kung darating yung time na yon, di ba? Hindi niya ako pwedeng papiliin. Kasi kung talagang mahal ako, di ba? Susuportahan niya yung trip ko, susuportahan niya yung career ko, yung gusto kong gawin sa buhay ko, yung pangarap ko. So kung papipiliin niya ako, siya yung ika-cancel ko. Ano ba itong mga tanong na to? Eh, dapat usapang lutuan to eh. Anyway, siya niluluto natin ngayon eh. Ano naman ang masasabi mo pagdating doon sa mga negative comments o mga bashers? Siyempre, hindi naman nawawala yan sa mga content creators gaya mo.
Ay nako, super duper dami kong basher nung nagsimula ako. As in, talagang tipong kada post ko, siguro mostly lahat ng mga nagko-comment, talagang bashers. Kasi parang lagi akong nahahalin tulad o nako-compare kay Ninong Rai. Ayan. So, gaya-gaya ka, ganyan. Wala kang originality kasi pareho kami ng cooking skills. So, natatawa na lang ako, di ba? Kasi syempre, kung ano yung kayang gawin ni Ryan, kaya ko din gawin kasi pareho kami nag-aral, di ba? Yung mga hiwa-hiwa effect namin, ganon. So, yung mga cooking tips namin, halos the same. Tapos, pareho pa kaming, alam yun, kalog, ganon. So, parang feeling ko nga, ako yung female version ni, ano, ni Ninong Rai, ganong level. Pero, kami, wala naman kaming problema. So, friends naman kami. So, yung mga bashers, hindi na namin pinapansin. Saka parang sanay na kami doon. At doon kami nakikilala sa kanila. Kaya, thank you. Kaya, dahil sa inyo. Alright, maraming salamat Chef Hazel sa pag-join sa amin ngayong umaga. Stay safe and God bless. Thank you.